yung gentleman's agreement so-called, no, na ina-assert ng China ngayon. Okay lang sana yun, Michael, kung tayo lang dalawang magbarkada, nag-uusap. No? Pare, pahinga muna tayo ng inom, ha? Gentleman's agreement natin yan. Hindi eh. No? Kung yung usapin na yan ay involves national security and other issues, no, ng dalawang bansa. So sa diplomasya, yung mga ganyan ay dapat nakalagay yan sa isang nakasulat yan, no, nakatitik yan. Kung meron tayong pinag-usapan para meron babalikan ang bawat parties, no. In fact, sa akin alam, even prior to a final agreement between the principals, yung mga diplomats nila in-iron out yung mga language na gagamitin, no? Dahil importansya yan sa international diplomacy na we agree, we do not only agree on the term used, but we also agree on the meaning of how the term to be interpreted. Gentleman's agreement lang, tapos magkakaiba-iba ang inyong interpretasyon, that is not what we expect, no? At kung meron man yan, hindi valid yan. It will not be binding to the country. It will not be binding to especially to the international community, no? Pero nag-uusap yung dalawang tao lang eh, parang nagiinuman lang yan at nag-uusap sila. Eh, walang ano yan, walang saysay yan, no? Kaya nga, kung meron man na gano'n, na pinasok ng previous administration, it borders to treason. No? Kung pakinggan mo ang sinasabi ng China ngayon na ang usapan, huwag na yung okay, you can resupply, but hindi nyo pwedeng ayusin yung BRP Sierra Madre. Hayaan nyo na lang na bulok. Or in fact, ang China ay nag-offer pa na siyang hahatak in the event na mabulok. So, parang ano muna, kanulo muna yung iyong karapatan, yung kapang poder sa parting iyan ng South China Sea, no? Kung meron man. And that's, kaya dapat imbestigahan talaga yan.